Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa magpapasaya sa kanya kapag natapos na ang kanyang termino at bababa sa pwesto ay kung mabibigyan ng bakuna laban sa COVID-19 ang mayorya ng mga Pilipino. Sa kanyang Talk to the People, inihayag ng Chief Executive na hindi dapat maliitin ang COVID-19 sa kabila ng pagbaba ng mga kaso sa bansa. Bukod sa bakuna, ipinaalala ng Pangulo sa lahat na mahalaga pa rin ang pagsunod sa ipinatutupad na minimum health protocols. Dagdag pa ng presidente na bagamat tila malayo pa ang hangad na COVID-free country, ang mahalagaan niya ay mabigyan ng proteksyon ang mga mamamayan. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa 4 na highly urbanized cities sa Luzon. Inihayag ito ng Okta Research Group base na rin sa 7-day average number of new cases na pawang nasa downward trend ang negative growth rates at low reproduction numbers. Tinukoy ni Okta Fellow Dr. Guido David ang mga lungsod ng Angeles, Dagupan, Lucena at Olongapo. Nag-improve naman sa moderate risk ang Baguio City at ang Puerto Princesa. Samantala, bumaba na ang mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Anyo na mula sa higit 600 noong nakaraang linggo, ngayon ay umaabot na lamang ito sa 390. Nangunguna pa rin sa listahan ang Cordillera Administrative Region o CAR na mayroong 176 areas, sinusundan ito ng Ilocos Region na mayroong 97, sa National Capital Region ay mayroong 22 areas, 19 areas sa Cagayan Valley, 4 sa Mimaropa at isa sa Zamboanga Peninsula. Itinakda ang kauna-unahang online national simultaneous earthquake drill sa March 10, 2022. Sinabi ng Office of the Civil Defense na ginawa nilang online ang earthquake drill dahil hindi pa pinapayagan ang mga in-person earthquake drills dahil sa pandemya. Inabisuhan ng OCD ang publiko na tumutok sa kanilang website para sa sabay-sabay na duck cover and hold. Ang duck cover and hold event ay mapapanood sa live streaming ng Civil Defense PH at National Disaster Risk Reduction Management Council Facebook. Para sa Kidlat News Update, Renzel Inon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.